Eh, yung mga ganun, hindi ko sila inaano nun. Kasi hindi ko na sila sinasabihan dahil lumaki na silang ganun. Wala na ako sinasabi ngayon sa kanila unless they ask me questions. But really, at a certain stage in our lives, sa family namin, binitawan ko na sila. Binayaman sila ng freedom. Oh yeah, of course. The fact na pumapasok ko sila sa industriya natin, that's their decision. So ang sinasabi ko lang sa kanila, don't look at the end results, ha? Because not all end results are nice. Baka nakikita niya is always the glitz and glamour. There's hard work. May hirap yan, may luha. There's a lot of failures. There's a lot of, you know. But if you can catch it earlier on in your lives, di mas makakabuti para sa inyo. So, sabi ko, we're just here. But of course, like me as a son also to my parents, dati hindi rin ako nakikinig. Kaya madaming beses din ako nasaktan ng mundong to. Kagagawan ko rin. So, I'm sure sila, dadaanan din nila yan. May magagawa rin sila na mababalikan sila ng hindi maganda. Eh, handa nyo lang ang sarili nyo. Andito naman kami. Pinag-usapan na namin yan ni Luigi sa father and son. Sabi ko, parang di naman tayo lumaking magkasama. But sabi ko, I think if we become good friends, then it's better that way. Of course, ako daddy mo, no? But meaning, it's hard to control you, eh. Parang, you have your own way of thinking, diba? Parang, you grew up that way. So, I always respect that. Yung mga nangyayari sa kanya, yung mga ginagawa niya, sinabi ko nga sa kanya, ito ang maganda mangyayari sa'yo, Luigi. Pag may maganda mangyayari sa'yo, walang pwede magsabi sa'yo na dahil sa tatay ko yan. Ikaw yan. Pag may palpak na nangyayari sa'yo, wala ka rin sisisi, kundi sarili mo. Now, bakit ako ganito? Ganon din ako kay Andres and Natasha. Kung ano maabot nyo sa buhay, hindi dahil sa amin yan. Dahil sa inyo yan. Kayo gumawa niyan. Di ba kami lang ang nagsilang sa inyo sa mundong to. Pinilaki namin kayo, pero the moment na gumalaw na kayo na independently, lahat na matatamasan nyo sa buhay, trabaho nyo yan, gawa nyo yan. The same thing. Ang sinasabi ko lang, you know, it's your generation now. I really don't know how it works, but ang point ko lang, lumaki kayo sa gandong buhay. The life that we gave you, that we presented to you. You know, we took care of you, private lives. But in a way, you guys are public, you know? And there's nothing wrong with that. Now, really at some point, you will have to decide on your own. If you want to start your own channel, you want to start your own thing, you want to start your own anything, then do it. It's okay. But at least just know that meron ka pa ring realidad at meron kang trabaho. Yun na naman ang sa akin. Huwag kang mawawala sa realidad mo. Gawin mo lahat ng gagawin mo sa trabaho. If you need to show, you need to act, you need to interview, you need to be interviewed, you need to vlog, you need to show this, do it. But make sure you know that that's work. Para yung reality mo, yung tunay na buhay mo, ito naman, yung privacy mo naman is intact. Because yun ang magbibigay ng sanity sa atin ng parang hindi ka masyadong affected.